Magandang gabi sa inyo lahat. Ang ating pong pag-video ay patungkol sa pagbibiyahe. At ito ay magmumula sa South. At travel muna tayo by sea. Then, ating namnamin ang biyahe nito dahil nakikita natin ang dagat ay talagang tahimik at magandang maglakbay sa dagat. So, we will enjoy yung every time na ating pagbibiyahe. Pasensya na kayo dahil maliit lang ating screen at ito ay nahagip lang ang kan. Pero madali lang naman itong biyahe nito eh. About 30 minutes lamang ang ating biyahe mula doon sa kabilang dagat. At ito na nga po, naririto na tayo. And we will be going to the sa north at atin pong i-enjoy ang biyaheng ito at for the meantime talagang mahirap ang pagbibiyahe bagamat malayo ang ating lakbayin and we need a lot of time para ma-enjoy but magiging masaya naman ang ating pagbibiyahin ito dahil makikita mo ang kagandahan ng paligid. You will be enjoying this place. At pansamantala ay hanggang dito muna ang voiceover. Sa lugar na ito, medyo mahirap mag-drive kasi umuulan at makikita natin na madulas ang kalsada. Kaya kailangan natin ang konting ingat para hindi tayo madisgrasya. So, eto nga, nag-travel tayo mula doon sa south, papunta nga dito sa north. And we experience yung heavy rain at talagang pabugso-bugso ang pagulan sa lugar na ito kaya kinakailangan talaga ang pag-iingat sa pag-drive at maging alerto sa ating mga dinaraanan keep distance from another vehicle so that you will not encounter an accident. So, yan. Dito sa lugar na ito, talagang medyo kinakailangan natin na pag-ingatan ang ating sasakyan at ang ating sarili sa pagbibiyahin ito. At ito nga po, naririto na tayo sa papuntang north. Sabalit, ma-heavy traffic pa rin ang ating nararanasan. Kasi nga umuulan at nagkakaroon ng build-up ng traffic dito sa Metro Manila. So, we need to be calm and have patience. Mahabang pasensya sa pag-drive. Kasi kung pa-inaralin mo ang init ng ulo talagang
mabubisit ka sa traffic na iyong nakaranasan dito. But I thank God na iniingatan niya tayo sa ating pagdodrive. So, nandito nga tayo. Sana makalabas ang time ng Metro Manila. At nang sa ganun ay na-enjoy na natin yung gahe sa MX. At atin pong ayos lang. At enjoy na lang ang mga building na ating nakikita. At yan nga po atin pong ang gawin ang lahat ng ito na sa ganun ay hindi tayo ma inip sa ating pagbibiyahe at need a lot of time. So dito pa rin po tayo sa Metro Manila at yan nga po stop. Yan, dito po sa parts na ito ay nakalabas na tayo ng Metro Manila at atin pong pinabaybay ang daan patungo sa North Luzon Expressway. So makikita ninyo na medyo maganda ang panahon dito sa lugar na ito at hindi masyadong naulan bagamat merong konting ambon-ambon ay atin pong naranasan yung maayos na panahon at ito nga po atin pong binabaybay ang daan patungo sa North Expressway. So makikita ninyo na biglang bumilis ang takbo ng ating sasakyan at yung mga kapwa din natin na sasakyan ay talagang they nag tumatakbo na sila ng 100 to 120 per kilometers. At ito nga po ating pinabaybay na nga po ang daan patungo sa NLEX. Ang sarap sana kung ganito ang biyahe natin na wala tayong na-encounter na traffic sa daan pero I experience dito na parang binibigyan ka lang ng pagkakataon na ginagawa nilang itong lugar na ito parang pinapainam ka, sige pasok ka, pumasok ka lang, pero pagdating sa dulo doon mo makikita na meron palang mahabang traffic. So nandito tayo sa mga toll gate at nalampasan natin yun but yan atin pong
tinatahak ang index. Ang sarap magbiyahe pagka ganito. Pero makikita ninyo na maganda ang panahon. Aliwalas ang langit. Pero makulimlim pa rin. At yan ang takbo natin sa index. Medyo masarap magpatakbo ng sasakyan. Kaya makikita din ninyo na medyo maluwag ang daan at walang masyadong sasakyan. Pero ito ay isang patibong lamang na ating mararanasan. Kasi sa Bandarian ay talagang parang ipinahama ka at maghihintay ka ng mahabang oras dahil sa traffic. Yan. Ganyan ang ginagawa ng index na parang pinapainan ka. Sige, pasok ka lang. Pagkatapos mong maranasan ang sarap, ang bilis na sakto ng iyong sasakyan. Then, yan, bigla na lang bubulaga sa iyong mahabang traffic. So, makikita natin na talagang masarap magbiyahe. Ganda ang daan at maliwalas. Pero ang panahon ay maganda rin at hindi mo eto sinasabi ko sa inyo. Nasa bayad lang tayo. Pero parang pagong ang pag-usad natin dito. Minsan nag-i-stop pa talaga. Kasi nga, naipon doon sa may traffic na lugar. At yan ang mahirap dito sa NLEX. Napakatagal. Yung mga bata ay nakaranas na ihing-ihi na sila. Pero hindi sila makahihi dahil nasa sa gitna ng daan. At hindi mo alam anong oras ka ba hanggang anong oras ka biyan. Kung makatigil lang sana pa, hihihi na nito sa balik. Pero hindi, tumatakbo pa rin natin lay hands natin. Kaya hindi namin mabigyan sila ng tamang lugar. Yung lay hands na natin. So, ayan, nakita natin ano, may mga ginagawa pa sa gitna, pagitan ng dalawang bayad sa left and right na tulay. Pero hindi diyan ang source ng dahilan ng traffic. Doon pa, malayo pa ang source ng traffic. At ito nga ay isang paalala na kung kayo ay magbibiyahe sa index, huwag kayong magbibiyahe kung walang asamu at delikado. Kasi ang naging sanhi pala ng traffic na ito ay baka yung index expressway binaba. So, mahirap ang lugar na yan. So, yan lang muna. Ito ulit. Stop ko muna. Ganyan. Papayaran ka na ng cellphone pag lumabas ka sa CD. Ahabol ka na lang. Ahabol ka na lang. Kaso may mukha na yun. Baby boy ka tumakbo eh. No, super fast. Ang taas na ng car. I eat you and you eat me. And we'll be both full. Malapit na tayo sa kabila. I'm brushing. Shh. Bye. 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 Bye.